Mabagyo yung araw sa atin lahat. Kahit panahon ng habagat at panahon ng pandemya ay tuloy lang tayo sa pagbabahagi. So mula sa Marinduque State College at sa Eastern Quezon College ay ibabahagi natin po yung iba nating mga pinagkakaabalahan kahit ginito yung ating panahon. So simula ngayong semestre 2020 hanggang 2021 ay nag-i-implement na tayo ng flexible learning modality at hindi lang mga estudyante ang nag-a-adjust kundi maging ang mga guro ay nag-a-adjust din sa bagong kadawyan o new normal. So bilang lifelong learners, ang mga teacher, mga mag-aaral ay kapwa natututo kahit sa bagong modality. So hayaan niyo ako na ibahagi sa inyo kung ano pa yung ginagawa ko para madagdagan ang ating kaalaman, mapagyaman natin ang ating tinuturo at para mapainam pa natin yung pagbabahagi natin ng impormasyon sa ating mga mag-aaral. So sa ngayon ay meron akong kinukuha ng mga kurso na online. So meron akong kinukuha na bahasa Indonesia na kurso mula sa Indonesia, mula sa isa sa mga pamantasan sa Surabaya, pangalawang pinakamalaking lungsod sa archipelago ng Indonesia. At ganun din, meron din akong kinukuha ang pagsasanay para sa museum management sa pag-ugnayan ng Museo Cordillera at sa komisyon ng lalong mataas na edukasyon o Commission on Higher Education para sa mga higher education institutions katulad ng Marinduque State College. At ganun din, dumadalo din ako ng minsan sa isang linggo na research colloquium ng National Commission for Culture and the Arts para maibahagi din natin sa ating mga mag-aaral kung ano yung mga ginagawa sa ibang bahagi ng ating bansa tungkol sa pananaliksik at tungkol sa ating kultura. So sana ay meron kayong makuha, mapulot at magamit dito sa ibabahagi natin. Ngayon kahit babagyuhin at mukhang walang pasok, so samantalay na lang natin yung pagkakataon kung meron tayong data, meron tayong load, meron tayong internet para ma-maximize natin yung ating oras. So sana ay makatulong ito sa inyo at sisimulan ko yung pagbabahagi ko dun sa unang kurso na kinuha ko sa loob ng isang linggo. So mula September 21 hanggang 25 ay meron akong nakuha na sertipiko mula sa Surabaya. University ng Surabaya sa Surabaya, Indonesia. So ang pangalan ng programa ay Ubaya Online. So ito ay kauna-unahang pagkakataon na ginawa na online dahil taon-taon ay ginagawa nila tong fellowship na to tuwing summer. At dahil panahon ng pandemya ay minabuti nila na tungkol din sa COVID-19 ang kanilang paksa. So simula September 21 hanggang 25 ay ito yung namin ginawa. So sa loob ng 5 araw ay binubuo ito ng iba't ibang mga kurso na maiksi at pag pinagdugsong-dugsong ay sa pamamagitan ng online na modality ay makukuha natin. So ito yung pinang online na program kung ano yung mga kinakailangan. So bilang kalahok nito ay malugod ko na binabahagi din sa inyo at ini-echo ang online summer program na All You Need to Know About COVID-19 Pandemic. So ito daw ay tailor-made na program na para talaga maintindihan ng COVID-19 na pandemic. So mula ito sa hepe ng nagtaguyod ng programa si Adi Tejakusuma. So
So, isa siya sa mga nagbahagi pero siya yung nagtahi ng iba't ibang paksa. So, para makasali dito sa Ubaya Online na program, eh, kailangan na may mga technical requirements din. So, ang ginagamit na platform ay Zoom para maka-interact at makasali mga estudyante kahit online lang. So, merong mga pamantayan kung ano yung mga kailangan na gawin. So, bago pala magsimula yung klase, ay dapat naka-log na. Tapos, kung hindi kinakailangan, nakapatay yung video at naka-mute yung sound. So, ngayon ay standard naman ito sa ating mga online na klase. So, ang hindi lang ginagawa at nakakalito din pag minsan, lalo na kung malaki yung klase, ay yung mga pagpapangalan. Kahit sa social media ay hindi tayo nasanay. So, ngayon ay kailangan bigyan natin ng klaro na identification para maging maayos din yung pagtatala at saka yung pag-identify. So, kahit nasa bahay tayo, dapat maayos pa rin ang atin na pananamit at gamitin kung meron pinapagamit na virtual background. Pero kung hindi naman kaya ng virtual background, huwag na lang gamitin. So, meron din mga pinapagawa at meron hindi pinapagawa. So, kung hindi gagamitin yung virtual background, ay pumili daw ng maayos at tahimik na kapaligiran para hindi makaabala sa iba. At huwag natin na i-cut o interrupt yung presentation. Kung meron sasabihin, pwedeng gamitin yung chat. At panguli, ay kung kinakailangan na umalis sa chat, ay magpaalam sa host. So, ito yung takbo ng buong linggo. At tama-tama, meron akong cross-cultural communication na klase. Kaya pinili ko yung klase na makasakay o makasabay dito. So, meron hindi bababa sa 7 online na klase. Meron pang umaga at meron pang hapon. So, yung isang klase ay isa't kalahating oras ang tinatagal. So, yung unang klase ay mula sa medical na perspective. Doktor yung nagbahagi nito. Yung pangalawa naman ay scientist. Yung nagbigay ng impormasyon tungkol sa COVID. At yung pangatlong klase naman ay tungkol naman sa Internet of Things o kung paano nagkukonekta ng internet ang iba't ibang mga bagay. Ang interest ko dito at ginamit natin sa klase ay yung dalawa na session dito. Yung Wonderful Indonesia at Surabaya na virtual tour. So, yung Everyday Indonesian Language na klase. So, pinag-sit-in ko yung aking mga klase dito at mukhang nag-enjoy naman sila. So, pwede natin itong gawin din sa iba natin mga klase. Kasi usually ay kasama ng klase yung consent na naka-record siya at ini-stream ng live. So, itong huling dalawang klase na to, yung class 5, sa yung class 6, yan yung sit-in ko yung aking mga klase sa cross-cultural communication. So, ito yung mga natutuhan ng mga estudyante. So, ang palasak na palasak ay yung pagpapasalamat sa Bahasa Indonesia. Yung terima kasih, tsaka kung paano yung kamusta, apa kabar, at kung magpapakilala naman ay nama saya, my name is. At kung i-address natin yung mga kausap natin ay bapak o mas para sa mga mas matatanda sa atin. At ibu o embak para sa mga babae naman. At kung magpapaalam tayo, pwede natin gamitin itong permisi. At kung tinatanong tayo ng oo at hindi, pwede natin sabihin niya kung oo at tidak kung hindi. So, yun yung basic na nakalagay. At ito yung ilang bahagi dun sa city tour, kahit virtual lang. Natutuhan natin na ang Surabaya ay dalawang bahasang salita na nangangahulugan ng kung ano yung nakalagay dito ng
pating at ng buaya. Sura ay yung pating at yung buaya ay baya. At makita nyo doon sa kabila na larawan, ito yung kanilang monumento. Dahil ang Surabaya ay kilala bilang City of Heroes. So yung kanilang pagkilala doon sa Battle of Surabaya ay yan, yung parang pako nakabaliktad. So literal talaga na pako. Kahit sa bahasa Indonesia ay pako din ang tawag nila sa pako natin. So yun natin na nakuha doon sa Surabaya. At yung kasunod na nakuha natin at hanggang ngayon ay kinukuha pa rin, hindi pa tapos, ay mas mahaba-haba at mas matagal-tagal. So gusto kong ibahagi sa inyo yun, isang klase doon sa nabanggit ko na Ubaya Online, All You Need to Know About COVID-19. So nakatuwa. So ito si Ibu, si Bapak Ferry. So yan yung pangalan niya. Siya yung instructor sa bahasa Indonesia. So siya din yung hepe ng Ubaya Language Center. So ang uso doon ay WhatsApp. So ako hindi ako napapagamit ng WhatsApp, pero dahil dito kailangan. So ito yung paraan nila ng pagtuturo ng bahasa Indonesia. So sa pamamagitan ng lecturing, tutorial, small discussion, group discussion. So isipin nyo, isa't kalating oras lang namin ito nakuha, pero masaya naman at meron naman kaming natutuhan. So yung basic na bahasa Indonesia, kasi meron din bahasa Melayu. So sa mga naka-alaala, ay 1928 lang sinimulan yung bahasa Indonesia. At iba-iba talaga yung salita sa Indonesia. Kung maraming pulo dito sa Pilipinas, ganun din, mas maraming pulo sa Indonesia. Kaya meron silang ginagamit na standard at ginagamit ito sa paaralan. So para magkameron tayo ng idea kung gaano kalawak yung saklaw ng Indonesia at kung nasaan yung Surabaya, nandito yung kabisera ng Indonesia, yung Jakarta. At malapit dito yung Surabaya. So nasa west Sumatra siya. So yung una natin natutunan ay yung mga greetings. Katulad ng salamat pagi, pag good morning, salamat siyang, pag good afternoon, salamat sore, pag gabi, at salamat malam. So pag lalaki ay bapak o pak, at kung babae naman ay buk bilang honorifics natin. Ganon din, tinuro kung paano magpakilala. Ito ay video kung nasa airport kung paano tayo hindi maliligaw. So yung nama saya dito natin, my name is Saya Berasal Dari, kung saan galing, at Saya Mahasiwa. So ito ay kung estudyante ka. So dahil hindi na ako estudyante, ay guru yung kanilang pangalan o petandanja para sa nagtuturo na. So may mga dialogue, kaya magkaiba ang font style nito at tinatawag isa-isa yung mga mag-aaral kahit online lang para magsalita. So nagturo din kung paano magbilang o yung angka. So mula 1 to 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa 0 ay 0. So hanggang 100,000. So yung 100 ay 100. 1,000 yung 1,000. 10,000 yung 10,000. 100,000 yung 100,000. So ang huling bahagi ay kung tayo daw ay magbabargain at magtatanong tayo, yun ini ay this at ito ay that. Berapa harganya? So mangkano ito at mangkano yaan? So dyan kami natapos dun sa class namin sa everyday bahasa, para meron naman kaming pabaon kahit
hindi lahat tungkol sa COVID-19 yun ang ginawa. So, yun yung isa natin na nakuha. Maiksi lang na kurso mula September 21 hanggang September 25. So, tapos na siya at nakuha ko na yung akin diploma. So, ngayon naman ay meron akong ibabahagi uli. So, sa Surabaya pa rin to, pero iba ng paaralan sa ETS sa November Sepulo University ng Science and Technology. So, medyo mahaba-haba yung schedule nito. So, mula September 30 hanggang December 23 ay kumukuha ako ng Fun Bahasa Indonesia at Cultural Course. So, nagsimula na kami at nasa pang-apat na linggo na kami. So, tapos na kami dito sa October 21 sa Daily Conversation. So, kung makita nyo, salitan. So, meron tungkol sa language, may fun activity. Tungkol sa language, fun activity. Language, fun activity. So, hindi ko pa to nababahagi sa klase, pero ang plano, nagpaalam na ako sa atin na dekano ng School of Graduate Education at Professional Studies. So, maliban sa Japones o Japanese language and culture, baka sa susunod ay magkameron tayo ng kurso para sa Bahasa Indonesia. So, sana ay meron pa rin mahikayat na kumuha ng Japanese, pero magkakameron ng option maliban sa Spanish ay pwede din Bahasa. So, para lang makita nyo yung profile, ito, marami sa Pilipinas. Pero meron din galing sa Malaysia, Bangladesh, Japan, Vietnam, at sa iba pang bahagi ng mundo. So, may pa ilan-ilan. Galing din sa Bulgaria, Chile, Congo, Gambia, Iran, Spain, at Sudan. So, yung iba kong mga klase ay galing dyan. So, sa kabuuan ay 160 natin sumasali dito sa Fun Bahasa Indonesia at Culture Course ng ETS sa November 10 sa Surabaya, Indonesia. So, sa dami ng section, ito yung ina-adapt natin sa graduate school. Kung sa graduate school ay meron set A, may set B, may set C, at may set D. Dito naman ay yan, may mga class din. So, ang pinili ko na klase ay after office hours kasi mahirap sumabay sa klase. So, dito ako kasama sa session 3, class C. So, dito ako. So, yung mga klase ko ay galing Malaysia, Bangladesh, Mexico, Japan, Chile, at siyempre Philippines. So, paano ba tumatakbo? So, very precise yung kanilang ginagawa. So, meron 100 minutes sa isang klase. So, meron 10 minutes na opening. May 10 minutes para sa quiz. 10 minutes na laro na ang gamit na platform ay Kahoot. So, yung ibang mga estudyante natin, ginamit na natin yung Menti at yung Mentimeter. So, sa susunod ay gagamitin na natin yung Kahoot. So, baka yung ibang mga estudyante ay familiar na dito, pero kung hindi pa, ay madali lang naman. Naglalaro lang din talaga. So, ito yung mga lesson. Ito nakaraan tungkol sa greetings, tungkol sa pagpapakilala sa sarili, sa pamilya, so, sa mga direksyon, sa mga ginagawa araw-araw. So, kanina, namasaya lang. So, ito ay mas mahaba-haba na. Kinalkan, namaku, o kaya namasaya, adala. So, yung adala ay is, o are, o am. So, kinalkalan, namasaya, adala, randi noblesa. So, tetapi, biasa, tipanggil, ran. So, pwede niyong gawin yun. My nickname. So, you can call me ran. So, pwede nyo din sabihin kung saan kayo galing o kung saan kayo nakatira ngayon. At so, ano yun inyong bansa na pinanggalingan. So, ilan lang yan sa mga pinag-aaralan doon sa FBICC o yung Fun Bahasa Indonesia course. At sana pag natapos natin ay pwede na natin ito
may bahagi sa mga graduate na mga students. So maliban dun sa Ubaya online na natapos lang sa loob ng 5 araw, ito naman ay halos ay 3 buwan. So mula September, October, November hanggang December ay meron pa rin na kinukuha. So yun kinukuha natin at nakuha na at kukunin pa lang. So meron din akong gustong idagdag pa. So papasadahan ko lang yung isa sa mga salikultura na episode na napanood ko. So palagay ko ito ay pangalwa na. So yung dating dekana namin sa school sa College of Liberal Arts sa Pamantasan de La Salle yung panauhin si Ma'am Jazz Lana. At ang kanyang binahagi ay tungkol sa performance studies. So ako palagi ay interesado dito. Kaya pinili ko na ibahagi ito at baka pwede din ito sa kinukuha ng mga estudyante natin sa creative writing. May bridging course ako sa creative writing at baka magamit nito pag gagawa na kayo ng inyong mga portfolio kung kailan nyo ilalahad yung inyong mga tula, yung mga kwento, tsaka yung mga script. So, ang maibabahagi ko sa bahagi na ito ay tungkol dun sa salikultura. So, ito yung NCCA Research Colloquium Series. So, sa buong buwan ng Oktubre, kung kailan tayo nagdiriwang ng buwan ng mga katutubo at ng mga museo at gallery. So, simula noong October 2, ay nagsimula na yung NCCA Research Colloquium at matatapos ito sa darating na 30 ng Oktubre. So, naka-4 na episode na tayo simula noong October 2 at matatapos ito sa October 30. So, very interesting itong binahagi ni Ma'am Jazz. At ito yung kanyang pamagat, Performance Research Methodologies, an Invitation to Radical Research. So, meron tayong mga kurso na nangailangan ng pananaliksik. So, sa semester na to, meron tayong Language of Non-Literary Text, tsaka yung maliban sa cross-cultural communication, meron din tayong creative writing tsaka foreign language para sa undergrad. So lahat yun ay mayroong pananaliksik na component. So meron siyang research component. Kaya maganda na mag-attend din ng research colloquium para nakikita natin kung ano ba yung mga methodology o yung mga pamamaraan. So sa ibang episode ay natalakay ko na yung para sa pamana o cultural heritage. So ito naman ay tungkol sa performance studies. So maliban dito ay kumukuha din ako ng museum management training dahil nga nabanggit ko na buwan ng mga museo at gallery. So sa inisyatiba ng Museo Cordillera, yung mismong chancellor nila sa UP Baguio ay nagbahagi kung ano ang papel ng pamantasan ng mga museo sa pamantasan di sa turismo at malikain na industriya. So, naka-record din siya at naka-archive sa YouTube channel. So, ito mismo yung kanilang backdrop. Nasa museum sila, nasa Museo Cordillera. At ka-back-to-back ni Chancy Rubilos ay yung kay Dr. Jobbers na pagbabahagi sa USC Museum, sa University of San Carlos. Bakit mahalaga ang mga university museum sa bansa? So yung kanyang tinalakay ay kung ano yung mga kayamanan na naibabahagi ng mga museo na nakabase sa mga pamantasan. So ano din ang ginagawa ng pamantasan bilang collecting institution? At kung ano yung mga
ginagawa ng University Museum sa bansa, katulad ng kanyang function at ano yung mga type o mga classification ng University Museum, at yung kanyang thesis, bakit mahalaga ang University Museum. At kahit mahalaga siya, meron pa rin siyang kinakaharap ng mga issue at mga challenge. At yun, kung hindi pa relevant ay ginagawa naman ng paraan. So para maging relevant ang isang University Museum, so kinakailangan ay kasama siya sa curriculum. At kinakailangan mag-exhibit pa tayo. So kahit digital lang na exhibit. So iniisip ko sa semester na to, pag natapos itong module na to ay makagawa tayo ng mga simulain, inisyatiba para magtayo ng sarili natin. Maliit na museum. Magawa ng exhibit at maging relevant talaga ito para sa ating mga estudyante, mga kapwa guro, at syempre mga mga kababayan natin sa Marinduque. So bilang panghuli, ang ibabahagi ko na lang ay kung magtatayo tayo ng museo, ano ba yung pwedeng maging itsura? So ito yung naging paksa tungkol sa Museum Architecture and Design. So si Architect Aris Go, isa sa mga gumawa noong disenyo ng Museo Cordillera nung bagong bukas ito noong 2018, hindi pa Creative City ang Baguio, ay nakita ko na ng personal itong MK. So natutuwa ako at mapalad ako na isa ako sa mga nakabisita dito, dahil isang beses na ako nakapunta, gusto kong bumalik para makita uli yung kanilang bagong exhibit. So tingnan natin kung ano yung mga slides nito. So ito yung isang example ng kanilang plano, exhibition space. So ito ay plano para sa Siarca sa Los Baños, ibang constituent university ng UP. So maliban sa Diliman, sa Manila o sa Baguio, meron din sa Los Baños. So pwedeng pahigha o pahalang. Yung design ay walang limit. So imagination lang natin. So natutuwa din ako dahil meron din silang plano para sa cultural hub. Ito ay sa UP Baguio. So binubuo ng iba't ibang layer. So meron silang teatro, meron opisina ang Cordillera Study Center, meron pa rin art gallery ang museum. So maliban din sa nakatayo na ng Museo Cordillera ay meron pa rin cultural hub at nakakonekta din to sa Silid Aklata nila. So kagaya nung naibahagi ko sa ibang video, yung Pampanga bilang heritage zone o heritage district, meron silang iba't ibang museo. Meron sa Holy Angel University na Center for Kapampangan Studies, at meron din Museo ng Angeles, yung dati nilang munisipyo, at meron din national ang scale doon sa kanilang social history museum. So kung sakali sa mga susunod na mga pagkakataon, ito pa yung magiging takbo ng museum management na training para sa mga HEI, para masabayan nyo ako doon sa aking mga ginagawa. So tapos na tayo dito sa contextual introduction ng October 14 at 15. Natapos na rin natin itong establishing a museum, October 21 at 22. At sa susunod na linggo naman ay yung building a museum collection. At meron pang ibang bahagi yung museum management training hanggang November 27 pa, o katapusan ng Nobyembre, kung kailan integrate ang lahat ng natutuhan sa loob lamang ng mga dalawang buwan. So nakikita nyo na kahit ganito yung ating panahon, ay pwede pa rin tayong maging productive, at mas lalong productive kung ito ay maibabahagi natin sa iba. Kung tayo ay guro, ay di syempre sa klase at sa ating mga estudyante. At kung tayo ay mag-aaral, ay maibahagi din natin sa ating mga kaibigan kung ano yung mga natutuhan natin dito. So yun lang, maraming salamat. Sana ay meron kayong magagamit practical dito.
So kung kayo ay interesado sa pananaliksik, kung kayo ay interesado sa museo, at kung kayo ay interesado sa kultura at wika. So nandiyan ang Bahasa Indonesia natin na language course. Yun, Fun Bahasa Indonesia at Culture course. Yun natapos natin na Ubaya Online September 21 hanggang 25. At yung patapos na Sali Kultura o yung NCCA Research Colloquium. At syempre, yun natin na Museum Management Training hatid ng Museo Cordillera at ng Commission on Higher Education. So sana ngayon taon 2020 ay masimulan tayo na koleksyon at makapagtayo tayo ng museo sa pagdiriwang ng sentenaryo ng lalawigan natin sa Marinduque.